Sino? Si Kumari kasi. Santa Claus. O, yung nakanta ba si ano, papang Argel Sio. Ay, ako. Ay. Alam mo, Sir Argel, hindi naman kami tatanggi pag niyaya may mga Jacks na pumunta sa Japanese restaurant mo. Hindi naman kami tatanggi dyan eh. Nakalimutan pala kitang tawagan noong Christmas party namin. Sayang yung tsatsago namin. Sana pala inistorbo kita. Ano ba yan? Anyways, natutuwa ako. Ang dami mo negosyo ngayon ha. Magpapaturo nga ako sa'yo. Huwag ka magadamot ang knowledge. Tandaan mo, ang knowledge ay power. Charot. Ang dami ko na naman bango na ano. Hello to you, sir, Papang Argel. And your family. Alam ko gusto mo sabihin ko to, ikaw ang pinaka mabait na asawa sa iyong misis. So, sipsipan na ito, sipsipan na. Tawagan niyo na ako. Si Kate nandiyan, si Kate yata sa kabilang line from Tacloban. Oh, sabi ni ano ni Sir Argel, punta kayo sa Why Not Coffee. Oh, nakita ko nga pinost mo eh, 'di ba? Sayo rin pala ang Why Not Coffee. Meron ka bang ano doon? Almond milk kasi vegan na ako eh, Papang Argel. Eh. Kung wala, magbabaon ng sarili kong milk. Eh, soya milk ganon. Siyempre, vegan na ako eh. Sino ba nagsabi sa akin kahapon? Ay, si Sheena pala kanina. Papangatawa naman na ba yung pagiging vegan mo, sir? Sabi ko, hindi ko ba napangatawanan? Ito na nga eh. Oat milk ka, pwede po, pwede. Oat milk. Sige, yan mo, dalawin ko yan ha. Oh, Papang, ingat ka ha. And Merry Christmas to you ha. Huwag mong padala dito yung gift mo sa akin ha. Huwag mong padala, charot. Huwag mo ipadala dito ha. Oo. Idaan mo, chariring. Si Kate ng Tacloban ay nasa kabilang line. Hello, Kate. Hello po, Papa Jackson. Magandang gabi po. May tanong ako sa'yo. Yes po. Ang kanta bang Pasko na Sinta ko ay naaayon ba sa love story mo ngayon? Medyo. Ba't nagtatampo? Iniwan ako. Pasok ba yun? Pasok? Kung mawawala ka sa piling ko, Sinta. May maganda boses. Kanta ka nga, Kate. Do you sing? Anong klaseng kanta, Papa Jackson? Ano? Bohemian Rhapsody. Ano lang kaya mo? Ito naman, mag-request pa ako. Never enough eh. Ano na lang, Papa Jackson, naayon sa tahapyaw lang po. Ano yan? Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. You don't need to find yourself up where someone wins and someone loses. You would have to say our love was true, but it's now become a lie. Mataas dapat yun. But it's now become a lie. Tapos, kagano yung pusa doon. Ay, sorry po. So, kung naayon niyang kantang yan sa yung sitwasyon ngayon, ibig sabihin, yung jowa mo, naging cold sa'yo, tapos napilita ka makipaghiwalay. Wala pa. Papunta pa lang sa Ang pangit naman ng kanta mo pala eh. Ano ba yan? O sige, you are 30 years old from Tacloban. Anong ginagawa sa buhay ni Kate? Work from home po. BPO industry? Hindi po. Ano? Virtual lang po. Ang virtual ba? Hindi BPO? Di ba party ng BPO yan? Sorry, Papa Jackson. Lutang. Halika nga rito, Kate. Kakaltukan kita ng pakaliwa pumunta ang kanan. Sige. So anyways, VA ka pala. Mahirap din yung work nyo, no? Kasi, yun ang Pero ano po, mahirap din po kasi... Oo nga, yung nga sinabi ko. Ikaw ba? Sorry, Papa Jackson, lutang talaga eh. Ikaw ba lasing ka ba ngayong gabi? Hindi naman po. Ano lang, stress lang po. Stress? May anak ka na ba? May ano? Wala po, single. Okay.
ano ba pag-usapan natin, jowa o ano, or asawa? Jowa po. Okay, kwento mo muna ako. Okay. Papa Jackson, so meron po akong seaman boyfriend. Magpo 4 months pa lang po kami. Okay. Nakita na ba kayo ng personal? Yan ang sinasabi ko, ha? Etong I've been sa ano po eh 9 years relationship. So kaka-break ko lang po 6 months ago. Okay. Tapos po kasi po yung past relationship ko is nagloko po, ganito ganyan. Mm-hmm. So ito pong guy na yung recent ko po is from past relationship ko po. Bali, year 2010, naging kami po and we've been together for 3 years. LDR din po. Kasi that time po nag-aaral pa lang po kami. So parang nagkabaligan po kami nito ni ex. Ito ni, I mean ni recent. So from past relationship ko po siya. Ah, okay. Nung further, ulitin ko lang. Nung unang part ng relasyon, gano'ng katagal kayo? Ano po, Papa Jackson? Nung unang time na naging kayo, gano'ng katagal? 3 years po. Tapos naghiwalay ka ng 9 years. Opo, 9 years no contact. Tapos nagkaroon ka ng jowa, mahiwalay ka dun sa long term na naging jowa mo na niloko ka, nasa barko naman ito, nag-contact kayo, gano'n? Opo, opo. Ang galing ko talaga umintindi. Okay, ituloy, tapos? Tapos, so nalaman niya po na naghiwalay po kami nitong 9 years. Nakauwi po siya sa Pilipinas. Nag-catch up po kami, parang nag-usap po kami ng ganito, ganyan. So parang ano din po to si guy, single din po. Mm-hmm. That time. So ako po, from nanggaling po ako sa 9 years relationship, hindi po agad ako parang nagtiwala ulit. Pero yung relationship po namin itong 3 years, parang okay naman po kami nung naghiwalay. It's just nag-aaral po kami, wala po kaming time isa-isa't isa, wala pong cheating or third party na issue. Okay. Pero ngayon, Papa Jackson, so naging kami nito ni, again, na parang nagkabalikan kami nito ni ex. Parang nag-invest na naman po ako ng pagmamahal sa kanya. Parang same, parang na nag-usap po kami, parang hindi po kami nagkahiwalay ng 3 years. Parang nag-catch up po kami, tapos parang nag-click po kami agad. Mm-hmm. But, yun nga po, minsan talaga, ngayong month po parang naging cold po tong si, ano, tong yung recent po, hindi niya na po kami nag-uusap masyado. Okay. Parang po siyang nagbago, Papa Jackson. Itong seaman. Opo. Okay. Parang naging cold po siya. Akala ko po kasi dati nung kung nagkwento ko po sa kanya yung mga nangyari sa akin nung past relationship ko 9 years, akala ko po is maiintindihan niya po ako na parang hindi niya po gagawin yun sa akin kasi naranasan ko na po yun, yung mga trust issues, yung mga cheating issue, parang ganun po. Nag-cheat ba siya? Yes po. Paano? Papa Jackson, kapag naman yung tao, ano eh, parang may tinatago sa iyo, mararamdaman mo talaga. Kasi ang laki po ng pinagbago. Though LDR kasi kami ngayon, parang sa time... Wait lang. Do you have proof? I don't have proof, pero don't say it. I can't say na proof kasi Papa Jackson. So, ang nangyari kasi na tinatanong ko siya about dito sa girl, kung ano niya si girl. Kasi medyo nag-upload si girl ng picture nilang dalawa na magkatabi sila. Mm-hmm. At nakaakbay si girl sa kanya. So, kasama niya sa barko yan? Yes, kasama niya po sa barko kasi cruise ship po tong barko na to. Eh. Okay. Ay, yung girl ba alam ang tungkol sa inyo? Parang hindi pa po. Hindi po siguro kasi hindi pa po kami open up sa public, I mean sa mga friends namin na kayo, na kami po eh. Okay. Tapos po, itong guy, so,
alam niyo naman po na pinagsiselosan ko tong girl kasi masyado po silang close. Napansin ko na po talaga, Papa Jackson, na nagbago siya towards me sa time, sa effort. Kasi LDR po, ang kaya lang naman po namin ibigay is talaga yung time po namin sa isa't isa. Tsaka video. Oo, video call po, ganito, ganyan. Video call? So, ay, Rolo, ano naman video iniisip mo? Napakaano mo talaga, ha? Tigilan mo yan, ha? Ganyan mo siya, Papa Jackson mo lang. Bakit ka natawa, Kate? Amat natawa ka sa video. Oh, ba't natatawa ka? Naku, naku talaga. Nagbibideo kayo ng call, no? Nahuli ka. Oh my God. Orange ang buhok ni Catherine. Ako talaga. Ang dami kailan nagpa-orange ng buhok, ha? Talaga, Catherine, ha? Pungka na pungka kayo, ha? At tapos, tuloy. Tapos, Papa Jackson, so, nung una po, nung hindi ko pa nakikita yung picture, ang ano ko po is kung nako-confuse lang po ba ako or I'm just needy lang po ako kasi po galing ako sa 9 years relationship na parang niloko ako. Wait lang. May tanong. Can you please stop bringing your past to justify your action towards your present? Kasi it's just stupid. Okay po. Di ba? Who cares about your past? When you commit yourself to another relationship, tapusin mo na kung ano yung nakaraan mo. Wala kayong pakialam kung dati kang giraffe doon. Dati kang anay, kuto ka ba dati? Wala. Kanina ka pa paulit-ulit kasi nila, ibig mo sabihin sa akin, it justifies your action kung bakit ka praning dahil may nakaraan kang pangit and your present will have to suffer for that? Hindi po. Ayoko ng ganito, napapais lang ako pag nagagalit ako. You're tempting me like, oh my God, this is so ludicrous. Okay, sorry na. Matapos? Tapos po, yun po, Papa Jackson, parang hindi ko po ma-assure yung sarili ko kung mahal po ba ako netong guy na to or what. Kasi po, bali nung nakita ko po yung picture, sinend ko po agad sa kanya. And syempre po, mag-a-ask, I mean, sinend ko lang po para magtanong kung anong meron sa kanila ni girl, bakit ganun sila ka-close. Kasi dun po sa picture is dalawa lang sila. Tapos, he looks so happy po, Papa Jackson, and naka-abay. Oh my God! Are you supposed to be sad in photos? Sagutin mo ako, are you supposed to be sad on photos? No, Papa Jackson. Why do you take it against him? Pero iba po. Oh my God. No. Lalo na po pag yung girl is parang nakaakbay po kasi sa kanya. Tapos, ganun po. So, wait lang. So, for you to arrive to a point na nahanap mo tong girl na to, ibig sabihin, isa-isa mong kinalkal yung mga nag-like sa photo na in-upload niya at tinignan mo kung sino yung mga yan. Tama? Yes. Ang galing-galing niya talaga! Ha? Magaling po talaga kaming mag-imbestiga. Diba? And then you're going to formulate your own reality in accordance to how you interpret things. Kung ano nakita mo, whether tama kayo o mali, and you're going to believe your own assumptions. Papa Jackson, hindi. Kasi one time, send siya sa akin ng screenshot na sakto, sa screenshot niya, nandun yung pangalan ni girl at nag-send ng tulog ka na po tapos kiss emoji. So parang yun yung naging basehan ko to stalk the girl and yun po. Hindi rin kayo nag-iingat si kuya eh. Magkatabi po sila sa picture talaga ni girl. Okay, so, anong sagot niya sa'yo nung sinabi mo tungkol sa... Until po, ang Papa Jackson, ewan ko po kasi yung coping mechanism niya, hindi po siya magre-reply sa akin talaga. Hindi niya po, parang, hindi niya po yun i-clear hanggang, ewan ko po, bakit ganun? Hanggang ngayon po, kanina ko pa po yung alas 4 ng hapon sinen. Hanggang ngayon, hindi niya pa po sinisin yung message ko. Okay. Okay, now, I have a question.
Baka busy lang. Sige. Hindi, Papa Jackson. Kasi kung hindi naman kami, kung wala naman problema, nagme-message okay. po siya. May message na po siya dapat okay. ngayon. Ganun po siya every day. Pero sige, wait lang. Let's try to put this into perspective, di ba? To where we could both understand what's going on. Okay. All right, sige. Now, listen carefully. Okay? Apo. Okay. Yung kanina, it wasn't the first time. All right. I'm not saying that he's not guilty or he is guilty, ha. Hindi yan sinasabi ko, ha. But let's just try to put this into perspective. Okay. Yung kanina was not the first time that you asked about the girl. Tama? Hindi po. I asked. Parang natanong ko na po yun okay. din. So it wasn't the first time that this girl, this particular girl who he works with sa barko, ay napag-usapan ninyo. It was not the first time. Tama? Okay. Tama po. Tama okay. po. It was not the first time that you asked, and I'm sure he gave you an answer already. Yes, po. Why would you ask anything to someone if you're only looking to hear the answer that will fit your assumption? And kasi, then, magtataka ka kung ba't di ka nire-replyan. Kasi, Papa Jackson, iba talaga yung kutob ko sa girl. Well, I don't care about kutob. Don't give me that. Alam mo nung bata ako, kutob ko kasi ako ng Angelina Jolie. Mali ako. So don't give me that crap. Yung kutob-kutob na yan, it destroys a lot of relationship. I ask you, do you have proof? Kung wala kang proof, don't say that he cheated on you. It's just not fair. Okay, Papa Jackson. Kung now, hindi po siya naglolo. Now, ito yung tanong. That's my first point. Wait lang. That's my first point. I'm not saying na mali nararamdaman. What you feel is what you feel. You deserve to express how you feel. Gets? Mm-hmm. I'm not invalidating what you feel. It's just that it's difficult na ihiwalay natin ano ba yung totoo kapag inihalo mo na yung assumption that dun pinapaniwalaan mong totoo. It becomes blurry. Nabablur na yung line. That's number one point. Number two, jumawa-jowa ka nang nasa barko, isinubo-subo mo yung sarili mo sa isang relasyon, you shot arrows in the dark and then you complain of not knowing everything about him. Does that make sense to you now? Ha? Hindi, Papa Jackson. Kasi nag-start po kasi yun is nung naging cold po din siya sa akin. But siya naging cold? Anong pinag-aawayan niyo noon? Nung doon po, nung nag-start na yung parang ko yung screenshot, nakasama yung name ni girl, parang tinanong ko siya kung bakit parang ganun yung way ng pag-chat ni girl sa'yo. Tapos yun, after noon, parang before po kami mag 4 months, ganun na po siya, hindi na po siya tumatawag pag-break niya. Cold na po talaga siya makipag-usap sa akin. Anong pinag-aawayan niyo? Yung ganyan po, Papa Jackson, yung time na parang nagbago po siya ng pakikitungo niya sa akin, yung time and effort po. Okay, ganito Ana. Liliwanagin ko lang ito. As we sit right now, as we talk tonight, you have zero proof. Kasi ganito yan, ano? Ako, alam mo, okay, I mostly work around proof, evidence. Okay? You cannot come to me and tell me he cheated on you if you've got nothing to show for it. It will be unfair. Pag tinawag kita malandi ngayon, magagalit ka ba sa akin? Tagutin mo ako. Pag tinawag kita malandi ngayon. Hindi po, Papa John. But, ibig mo sabihin, tatanggapin mo lang na malandi ka sa paningin ko? Hindi, kasi hindi mo naman po totoo. Exactly! Exactly! Kapag, if I force you to explain yourself kung ba't ka hindi malandi, will it offend you? Baliw. It's supposed to offend you. Because you're trying to prove something that I just assume. Tama mali? Tama po. And I have no proof. Tama mali? Tama po. Let's follow that logic for once. Okay.
I'm making sense, right? Look, naiintindihan ko na nagiselos ka. But you cannot blur the reality and your assumption as one. Nagtataka kung bakit ayaw kanyang kausap, ikada kakausapin mo siya, ala kang ibang gagawin, kundi pagpaliwanagin siya. Pag ako na sa barko, mag-uusap tayo, pero pag mag-uusap tayo, wala namang magagawin kundi magpaliwanag sa'yo. Ba't kita gustong kausap? Papa Jackson, yun sa akin lang po is kung ano naman po, sana kung okay naman po, maintindihan ko kung sasabihin niya na hindi ganito, hindi naman po. Pero yung parang it takes, parang kanina pa po, parang 2 p.m. yung message, naka-online siya tapos hindi niya po sinisin yung... Did he give you an answer before already? Yes. Okay. So what answer do you need now? Yung assurance lang po, Papa Jackson. Naintindihan kita. But... Ganito ano, Kate. Yes po. There's a lot to be fixed on your part for you to demand. Papa Jackson, assurance lang po. Look, you have to help yourself out. Na baka nakakalimutan mo, you are the same person just a while back who told me that you are still traumatized with your ex's performance sa relasyon ninyo. Tama mali? Yes po, tama po. And you sounded like as if the person is going to put that on your present boyfriend. That's not fair. A lot of how you feel right now is coming from the fact that your ex cheated on you. And that's not fair. Kate, pinili mo ang relasyon sa isang seaman na hindi mo nakita nung sinagot mo. Your only recollection about this guy was 9 years ago. Tama ba ang pagkakaintindi ko sa'yo? Yes po, yes po. Diba, ginawa mo yung taong nakita mo 9 years ago. Yes po. Diba? Who's been working with the same person before kanya ligawan, and yet you are here sa relasyon na yan trying to make him explain why he is close with a certain person that he's been working with before kanya maging jowa ulit. Does that make sense to you? It will be a different conversation, Kate, no? If you came up to me at may evidence ka. But if tonight we're going to go ahead and talk as if he is the cheater, it will not be fair. Eh di makipaghiwalay ka. Nag-aantay ka ng maayos na conversation with him. Pero ayun lang naman po talaga. Exactly. Pero ano ba yung conversation na gusto mo ngayon? Diba ang conversation na gusto mo ngayon ay magpaliwanag siya ng sarili niya? Do you think that's okay? That every time you talk, he needs to explain himself? Ang hirap din po, Papa Jackson, talaga. Eh, jumawa ka na sa barko eh. Sana yun ang tayo makauwi. So we have a proper matrix kung pag tinignan mo siya sa mata, nagsasabi na to, hindi nagsasabi na to. Papa Jackson, every time po kasi parang ganun, laging ganun yung coping mechanism niya na hindi magdedikarya. No. It's not a coping mechanism. He's just being a man. That's how we are. Mm-hmm. We gave you an answer already. Para ikaw, makulit ka. Baka yan ka talaga. Tama ba ako? Yes. So wag mong, don't try to analyze your boyfriend. That's his coping mechanism. Who are you to say that? That is not his coping mechanism. Because baka sa utak niya, he gave you an answer already and you're not. At face value, you're not taking the answer as it is eh. Nag-aantay ka ng sagot, that will fit your assumption. Pwede mag-assume ka na lang, ba't ka pa kailangan sagutin? Kaya nga po, sana po, kakausapin niya na lang ako or what, kaysa naman po pag-intayin niya po ako sa, natapos ko ano ako po. Ako, honestly, sorry ah. If I'm going to burst your bubble, pero ako man yung jowa mo, hindi kita kakausapin. Alam mo kung bakit? Bakit po, Papa Jackson? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Oo. Wait lang. Sabihin ko sa'yo. Bakit? Teka, ito naman. Diba?
because you have the quality of being toxic or poisoning. Toxicity. Ayon kay Google Translate, ay Google Meanings. Toxic ka kasi. Ano talaga, Papa Jackson? Parang hindi ko po siya talaga. Parang hindi naman po. Okay. When you told me kanina that your reference on how you react about things, that how your boyfriend treats you, on how your boyfriend treats you, ate, is in accordance to how your ex hurt you, isn't that toxicity? Parang ganun na po. Diba, imagine mo, here you are, diba, making your boyfriend explain about a friend that he's been friends with, bago kanya juwain, makasama na sila sa barko, it doesn't make sense to me na juwain kanya kung gusto niya yon. Oh, ano ko yung point ko, diba? It doesn't make sense eh, pero sige, nagselos ka. Apo. Diba? It doesn't make sense. Pero ikaw, pwede mo sabihin sa kanya na, eh, alam mo naman eh, na napagdaanan ko sa ex ko to eh. Mas malala ngayon sa'yo eh. Tapos nagkita ka, ayaw kakausap. Anong salita sa Tacloban? Waray. Ah, waray. Parang kaluoy, ganun. Yung kaluoy ba ay ano? Awa. Awa. Waray din ba yun o Bisaya? Waray po. Pero Bisaya din yun, di ba, Roland? Kaluoy. I will tell you one thing. I don't believe you really love this guy. Why po, Papa Jack? Let me explain to you. If I'm wrong, I'm sorry. But I don't believe you really love this guy. Because you needed this guy when it was time for you to at least have some excitement in your life. Some sense of belongingness in your life when your ex hurt you. You needed that person. And he was the closest thing you can have. Because familiar face, he's been a boyfriend in the past. And then, nagbalikan kayo, you're just trying to love him again. And then as you're trying to love the guy again, you're trying to base your reasons on why you should love the guy again on how your ex was able to hurt you. If there's anybody who's unfair in this story, it's not him, it's you. Because you came into this relationship not wholeheartedly. Half-hearted ka when you came into this relationship. And here you are with all audacity demanding as if kompleto mo siyang minahal nung ginawa mo siya. How dare you? Natawa ka kasi tama ako, di ba? Opo, tama ka. Exactly, kasi magaling ako. Ang galing mo po, Papa Justin. Kailan siya mababa ng barko? March po. Yan. Hindi ko sinasabi sa'yo na hindi mo siya mahal ngayon. Maybe, ilang buwan na kayo? 4 months. Maybe baka nagawa mo na siya mahalin ulit. Ang alam ko lang, hindi ka nag-umpisang gusto mo siya mahalin. You were trying to get healed at ginamit mo siya. Ay, grabe. Ginamit? Oh, I couldn't be any more right sa part na yan. Tama ako dyan. Huwag tayong maglolokohan. Alam mo sa sarili mo yan. He was a familiar face and he was the closest thing that you can trust when you were in pain with your ex. Alam mo yan. Yes po. Exactly. Pero andun na tayo. That was how you started. Marami na mga relasyon na gumisa sa mali. Hanggang na itama. Tama? Yes. And maybe tonight you love the guy na. But then again, you still possess all the insecurities. Tama, mali? Yes. Oh, see? Ayan ha, nag-agree ka ha. Kakaltokan kita pag din na yung mamaya sa akin. You still possess all the insecurities caused by your ex. Tama, mali? Tama. Diba? Tama. And that's okay. But if... Wait lang. And insecurities are okay. Yes. But for you
to treat your boyfriend in accordance on how you assume things that he would do to hurt you kahit di pa niya ginawa is not fair. You are just assuming that he's going to hurt you kasi ginawa ng ex mo eh. Tama mali? Tama. And you make him explain bakit di niya gagawin kahit di niya ginawa. Tama po. Ikaw bobo ka, Kate. Masakit ba marinig? Yes. Tama, di ba? Pag pinagpaliwanag kita, bakit di ka bobo? Di ba nakaka-offend? Opo. Oh, di ba ginagawa mo sa kanya? Yes po. When you committed to him, alam mo na kailangan na isang damakmak. Wait lang. Kailangan ng tunetun ladang tiwala sa bawat isa. Kasi pinili mo itong relasyon na ito, LDR kayo eh. Yes po. Don't let yourself be ruined by your own insecurities. Anyways, what you were saying? Papa Jackson, kapag tinatanong ko po siya na kung bakit kapag ganun po na sa yung ganito po na magtatanong po ako sa kanya na bakit hindi ka nagre-reply kapag nag-aaway tayo ganito, sasabihin niya lang po sa akin na ayaw niya po lumaki yung gulo kasi nga po daw nagtatrabaho siya. Is that wrong? Hindi po. Anong problema? I mean... Patanga-tanga ka magtanong. Ayusin mo yan. I mean, hindi ba pwede, Papa Jackson, na parang hindi... Parang ipa-feel mo naman sa... Oh my God! Really? Totoo ba? Ganyan kakakulit? Sa'yo nung tinatanong kita. He told you... Diba? That he does not want to be bothered to entertain a fight kasi he's working. Is that wrong? You said no, him. Po. Tama, di ba? So ano pa yung tinatanong mo? Look, he is not there to play. He is not there para pumarty. He is there to work. Ano work niya sa barko? Parang nasa kitchen po. Imagine mo, nagigisa ka ng hipon, tapos meron kang tangang girlfriend na nakikipag-away sa'yo dahil ayaw niya maniwala sa di ba, sa sagot na sinagot mo na sa kanya, pero may sarili siya sagot. Ano, masarap magigisa ng hipon? Sagot! Sorry po. You're making his life miserable. And in the process, you are making yours miserable too. Can you just choose to be a happier partner to him? Pinili mo siya. And now you question his personality? Ang toxic mo naman. Anong masarap dessert dyan? Sa Tacloban. Binagol. Diyan ba yung nasa bao? Opo, at saka moron. Yung moron para suman, di ba? Opo. Yung binagol. Uy, padala mo naman ako dito. Ang sakit ng ulo ko sa'yo eh. Wala, may binagol pa sa Maynila. Nakakabili ba dito nun? Di ba yun yung matamis, di ba? Opo. Sige, Papa Jackson, kapag ano, papadalhan kita. May gatas ba yun? Kasi kung may gatas, di pwede sa akin. Wala po, gata lang. Ay, pwede gata, di ba? Oo. Oo. Nalagay ko na lang po dun sa box galing kay Kate paulit-ulit. Wag mong duraan ha, baka mainis ka sa akin duraan. Kay Nikolay ko muna papatikim. Tikman mo nga to Nikolay, baka may dura to. kasi ano eh, pinagalitan ko tong collar na to. I will tell you something. And I want you to keep quiet and try to digest what I'm going to tell you. Okay. Because after all, kaibigan mo ako. And I want you to hear it straight from me. I understand the pain when you lose your... or when you lost your 9-year relationship. I understand the pain. And naniniwala ako na bago nagpumatak yung 9 years, bago mo hiniwalayan yung matagal lang hindi masaya doon. Tama ko mali? Tama po. Exactly.
And during the time that you were miserable, bago ka nag-iwalay nung siyam na taong mong boyfriend, you were dreaming of a guy that will come along who's going to snatch you from that misery and going to make you happy and make you feel significant again. Tama? Tama po. And you found him. Familiar face, you've been with him before. Diba? It could be a fresh start, kinilig ka ulit. Kahit nasa barko, you took chance sa kanya. Tama, mali? Tama po. And you're trying to ruin that. Your newfound happiness. By trying to assume things about him that he is a bad partner to you when you don't even have a single proof. I am not dismissive of the things that you are telling me tonight. But it does not make sense to me for him to cheat on you. And, di ba, kung matagal na niyang kasama yung babae niya sa barko, natural magiging close sila eh. Isn't he allowed to have friends? Dahil may jowa siya? Isn't he allowed to be happy on photos? These are your proof. And it sounded so stupid. Bakit ba kapag nagjowa ka na ba, dapat ba ikaw na lang yung source of happiness ang taong jumawa sa'yo? Hindi rin naman. And your only premise why you feel the way you felt was that sinaktan kasi ako ng ex ko eh. And do you think that's fair sa kanya? No. Hindi, exactly. So you have one of two choices. It's either you become a partner na hindi toxic sa kanya or makipaghiwalay ka tonight. Problem solved. Ayoko po makipaghiwalay, Papa Jackson, kasi I love this guy naman po. Hindi, nahihirapan ka na, makipaghiwalay ka na. Hindi. Makipaghiwalay ka na, kasi may kaibigan siya eh. Bawal sa'yo yun, di ba? Makipaghiwalay ka na. Kasi yung jowa mo, bawal magkaroon ng kaibigan. Bawal siya maging masaya sa photo with friends. Sino kakapitsura niya doon yung guest? Tanga ka talaga, no? Natural yung mga katrabaho niya! Ilmo ako eh, no? Alam mo, ikaw, Kate, wala ka problema. Pinapasakit mo ulo mo. Eh, Papa Jackson, bakit naman kasi nakaakbay? Masayang-masaya yung mukha niya. Eh, bakit? Hindi na makababuhan mo. Titikilan mo yung tanong na yan, ha? Napipikon ako sa'yo. Kung makapagtanong ka, alam mo, never ka nagkaroon ng picture taking na nakbayan ka na. You know, photos, ito ha, ito, let's, sige, sasakyan ko yung tanong mo na yan. Do you know that, wait lang, do you know that pictures happen very fast? 1, 2, 3, pakakbay, it's done. Anong palagay mo, after a picture run, 24 hours later, mag-akbay pa rin sila? You try to put a... Kasi kailangan naman ate ng boundaries kapag my girlfriend, ka na. You should have watched your own boundary before ka jumawa ng lalaking hindi mo nakikita bago mo juwain. Sampaling kaya kita ngayon. Who are you to talk about boundaries nang jumawa ka ng hindi mo nakikita? Kunin mo yung sagwan. Tom? Kunin mo yung sagwan kay Chico doon. Papanampal ko lang. Yung toxic mo, tigilan mo yan. So, Papa Jackson, okay din ba mag-comment siya dun sa post ni girl? Like, kumain ka na ba? Ganito, Kate, if you really believe that your boyfriend is cheating on you with all the evidence that you have right now, makipag-iwalay ka na. But if your point is that your boyfriend should stop just being friendly to people he's been working with in a very close-knit environment because you just came along, huwag ka mag-jowa ng seaman. You can ask lahat ng asawa ng seaman na kilala mo. At ang kaisa-isa na nagpatagal ng relasyon ng mga yan, tiwala. That's something you don't have. Maybe jumawa ka ng taong in the wrong profession.
kami ni Sheena, may picture kami mag-aakbay. Magjawa ba kami ni Sheena? Ha? Diba? Kami ni Jimbo. May picture kami. Happy kami magkasama. May relasyon kami ni Jimbo? Ha? Ano? Anak ng pusa. Alam mo, kung may proof ka, may proof ka. Wala ka namang proof, hinala mo lang. You are trying to connect all the dots, 'di ba? For your assumption to fit, 'di ba? The answer, 'di ba, to your question. May meron kang ano, pre-made answer. Ito naman si. Oh, sige na, makipaghiwalay ka na ngayong gabi. Matay na rarating ngayon. Ayoko po. Ay, alam mo ba, yung MX3 coffee, ang sarap nun. Oo. Meron niyang high source of vitamin C at calcium at may kasamang antioxidant benefits and cholesterol free. Mas makabuluhan pa itong sasabihin ko kasi itong usapan natin. Kasi alam mo, ang MX3 coffee mix ay low in acid. Oo, low acid coffee ito. At may low-calorie sweetener na tinatawag na sucralose. Ayan, o, na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at ng blood pressure. Para makasigurong tunay, natural at orihinal na MX3 ang niya mabibili, ay make sure lamang na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For inquiries about MX3 products, pumunta lamang sa website mx3ph.com or tawag sa hotline 091-888-88693. And back to you! Sige na, Kate. Makipag-iwalay ka na. Hindi po, Papa Jackson. Kakausap. Makipag-iwalay ka na kasi kawawa ka. Dahil because your boyfriend is a friendly guy, makipag-iwalay ka na. Hindi po. Hindi na, makipag-iwalay ka na! Kawawa ka! Sige na! Ayoko. Ngayon na! Di ba nga, kawawa ka kasi meron siyang kaibigan? Nag-comment siya? Ang tanga-tanga ng lalaki yan. Di ba, imagine mo, kailangan niya mag-comment publicly? Dapat tinago na lang niya. Sabi ni Kisses, Seaman's wife here. Normal naman yan eh, di ba? Ay, Kisses, payuhan mo nga ito. Ito, asawa ng Seaman to si ano, si Kisses. Oh. No, sige na, makipag-iwalay ka na. Hindi po, Papa Jackson. Hindi! Di ba hindi ka nire-replyan? Hindi ka nire-replyan mula alas dos kanina. Kawawa ka naman, nagkatrabaho yung lalaki. Dapat replyan ka niya kahit nagkikisa ng hipon. Di ba? Habang nagagayat ng sayote yan sa kusina, kasi assistant siya doon. Di ba? Kahit pabigat yung trabaho niya, dapat unahin ka niya, replyan ka niya! Di ba? Tama ba ako? Dapat unahin ka niya, importante yon. Kahit masisante siya, mahuli siya ng boss niya, dapat unahin ka niya. Hindi niya nagawa yon, hiwalayan mo na! Napaka needy mo. Yeah, parang ganun po. Needy. Napaka needy mo. Ha? Papadidihin kita dyan ng gatas na sa dudo ng kaw eh. Saan galing sa tinga ng kaw? Ano sasabihin ko, Papa Jackson, sa kanya? Masasorry po ako. Hindi ko alam kung it merits an apology, no?
siguro just treat him better. Alam mo, nalulungkot ako. Na hindi mo nakwento sa akin na kinukumusta ko mukhang pagod siya. Malungkot ba doon? Naimiss ba niya yung pamilya niya? Hindi po, Papa Jack. Anong plan, anong plano niya pag umuwi? Kinukumusta ko po siya lagi. Kumusta araw niya? Kamusta araw mo? Nagkita ba kayo ng babaeng yan? Ganun na. Tigilan mo ako. Ito may nag-comment dito. Wife din po ako ng seaman. Nako ate, lawak ng pag-iisip ang kailangan kasi kung selos ang pang-iiralin mo, makangamatay ka sa konsumisyon. Lalo na pag nagre-report sila sa opisina, andang magandang operator. Hindi ko alam kung nakatulong to. O nakagat. Nakadagdag lang po yun. Hay! Umulong kayo! Anak ng pusa talaga. Parang hindi naman nakatulong to. Parang nakagatong po to sa atin. Eh, tulad po ngayon, dapat break na siya, dapat tawagan niya na ako. Malay mo, pinag-overtime siya. Hindi nagsasabi naman po siya. O di kaya, break time niya, tapos alam niyang mag-aaway lang kayo. Ba't kanya tatawagan? Kasi ako yun nila. Pagmahal mo, Papa Jackson. Ay, hindi, tigilan mo ako sa ganyan. Pwe. Hindi dahil mahal kayo, di ba? Titiisin niyo ugali niyo kahit alam niyo yung pangit ay niyo baguhin. Naku, tigilan niyo ako. Excuse me. Bobo lang magtitiisan. Alam niyo nang hindi maganda ugali niyo dahil mahal kayo, itutuloy niyo pa rin yung ugali pangit. Ba, halimbawa ako yan. Tapos break time ko. Na? Roland, ako yung lalaki, break time ko. Tapos alam ko mag-aaway lang tayo pag tinamagan kita. Alam mo ang gagawin ko? Alam mo kung ano? Ano, Papa Jackson? Makikipagkwentuhan talaga ako dun sa ka-opisina kung isang babae niya. Grabe. Kasi hindi toxic yun. Kawawa naman si Gandang Kara, no? Ba't mo sinasali si Gandang Kara? Sakit ngayon yun. Kaya nalito ko kasi pinag-drive ko siya ngayon. Eh. Dinala ko siya sa Makati, pinakain ko siya ng ano, miso. Nakaka-PM lang niya ngayon eh. Sabi niya, pasensya ka na, may tulo ko kanina. Oh, tinan mo. Oh. Matiisi lang ako talaga eh. Tahimik lang ako sa gilid, nagpanggap mga ulam shed eh. Eh, wala namang mapala kahit sumagot-sagot pa ako. Eh, dapat ganyan po yung lalaki, humihingi ng pasensya. Ate, wala ka pa napatunayan sa relasyon niyo, 4 months kayo. Oo, si Gandang Kara, matagal ko ng boss. Yun ang relasyon namin, amo ko yun. Pag sinabi niya, saan ka? Nandito, drive mo ko. Yun, yes ma'am. Ganon. Toxic. O, yung binagol ko, ha? Ay, oo, sige, Papa Jackson. Ako, tigilan mo ko. Pag yan, hindi ko natang... Hindi ko yung duduraan. Pag munduraan, ito, para nasara ulit. Bala ko. Si Ami, tsaka si Nicole, ang unang kakain niya. Pag medyo iba yung lasa, alakad niya na. Sige na, Kate. May mensahe ka ba sa jowa mo? Wala po. Wala? Wala kang gustong sabihin ngayon sa kanya? Ah, wala po. Wala? Wala kang lambing matapos mo sira-siraan sa amin? Diba? Kata mo yan, tinan mo ugali mo. Sa kanya ko na lang po sasabihin, Papa Jackson. Anyways, pag-usapan natin yung mga videos na nadulas ka kanina. Ano yung mga... Alam mo, nakakalimutan ko. Ano yung mga videos na yun? Nay! Ha? Grabe! Hindi na wala ko papadyak yun kasi nababasa ko palang ko yun. Ah, oh, sige. Grabe naman. Oy, binibiro ko lang to naman. Pagbutihin mo yan, ha? Sa March, kung makakauwi siya, magkita tayo, dumalo kayo sa booth, ha? Okay po, Papa Jackson. Kung hindi man, ipa-LBC mo na rin yung bilagol namin dito, ha? Sige po, Papa
Wag mong hindi papadala yun. Ako magtanong talaga. Okay po. Sige po. Tandaan nyo ha. Yung mga nakikinig po sa atin ngayon ha. Oo. Nangako si Kate ng binagol na malinis ha. Nakain ko na yun. Masarap yan eh. Diba yung baon? Si baon hindi naman ano, buong binagol yung laman. No? Konti lang naman. No? Tsaka moron, Papa Jackson. Moron, yan. Gusto ko yan. Ha? Samahan mo na rin ng cash. Okay naman. Okay ka ba, Lan? May kasamang cash? Okay. Kasi kung medyo ano, kagalagalan rin ka. Binagol, moron, tsaka cash. Okay kami dyan. Okay ka, Lan? Hati-hati tayo, ha? Ilan tayo dito? Si Stong, ikaw, si Nicole, si Amit, ako. Lima. Ha? Okay. Thank you sa pagtawag. Thank you po. Bye! Bye. Bye. Itong si Kate talaga. Woo! Guguhit ang epatilya mo eh.